Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong ng Mindanao dito po sa ating totoong programang Sulong ng Bayan. At tayo po'y dinig, nadinig sa iba't ibang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening, space. Lalo po sa ating mga kababayan sa East Coast, sa West Coast, sa Amerika, ganyan po sa Gitang Silangan, Jeddah, Riyadh, Saudi Arabia, at sa ASEAN countries, dyan po sa Australia, Down Under, sa Japan, at ganyan po sa Malaysia, Indonesia, Thailand, malakas po tayo dyan, sa Vietnam, sa Mindanao, via streaming, at po sila ay nakikinig, Hong Kong, ganyan na rin po. At syempre po sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po sa ating mga kapatirang Muslim. At syempre, pag Miyerkules, Sulong Mindanao ang ating segmento. Hindi ko na patatagalin pa. Pero ang mga tanong nga, no? Itong ating mga botante pala dyan sa Mindanao, hindi na mahihirapan. They won't worry about name recall. Bakit kaya? Para dito sa darating May 2022 elections. Kasi mga pangalang napakatutunog, mga undadato clans, sila-sila mismo ang mga magkakamag-anak familial ties, ika nga, ang magtutunggali, will collide for the gubernatorial post. So hopefully, makasama natin sa ating puntahan ngayon at ating mga kapanayan, no less than ang kanilang Mindanao Second District Representative Ismael Toto Mundadato. But let's welcome, syempre, assalamualaikum, mga ating pinagpipitagang horno, no less than the Philippine Muslim Editor at ang kauna-unahang Pangulo ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, no less than Kaali Makabalang. Assalamualaikum. Alaikum assalam, Kaanuli. Magandang pula sa araw ngayon kasi nakapula ka. Kapayapan ko nawa ay mapastain yung lahat-lahat ng mga taga-subaybay po ng Sulong na Bayan, Sulong Mindanao segment. Ng balita, alam po ninyo medyo mainit na rito sa bandang amin ang politika. Wala pang nagpa-file ng kandidatura, pero yung bagasano, intramurals na. So, intramurals na? Oo. Papasukin natin ng mainit pa. Malaman natin sa kanya straight from the horse's mouth, so to speak, no less than the Mindanao Second District Representative Ismael Toto Mindanao. Welcome at assalamualaikum. Kasama po natin si Kaali Makabalang. Hello, sir. Ayan. Audio. Congressman Toto, can you hear us? Hello. Yes, good afternoon, sir. Opo, hello po. Dito po si Loli Acosta. Kasama po natin si Kaali Makabalang, ang editor ng Philippine Muslim Today. Nandito po tayo sa ating programang Sulong Mindanao at Sulong na Bayan. Mukhang mainit na po. Mangundadato versus Mangundadato race. Magkakamag-anak. Ano po ba ang talagang totoo? Go ahead po. Yes, ang galing lang po. Mangundadato versus Mangundadato. Patamat ang akin naman po yan, bilang isang nakatatandang na sa lahat ng natatakbo, ang payo ko po lagi ay huwag ko isulong ang marahas, ngunit kailangan mapayapa ang dating, ang laging dalawang pagkatunggaling pagkikita at magkakamag-anak. Ikaw ho ang taong bayad ng mga suporta po natin. So yun po, ma'am, ang laging natin tataan, ito ay isang activity lang ng na gobyerno, na marapat lang mamili ang taong bayan. Okay, Kaali, go ahead and shoot your questions. Kasi marami akong nakapilang po. Ikaw muna. Congressman, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Al. Marapat lang siguro na alam naman kung sa parte ng akin alam ko mga pangyayari, pero marapat naman ng madla na kahit na magkakamag-anak kayo mas mainit ang labanan kaysa hindi magkakamag-anak. Inaakusahan ka na kinalimutan mo ng iyong kaibigan na Presidente Duterte. Sinasabi, kumaliwa ka na ng ibang parte. Marapat siguro na ma-explain mo ito kasi kung hindi ma-explain ito, baka tuluyang mamutawi yung kasinungalingan. Alam mo,
ako ay isang talagang matalik na kaibigan at never ko iniwan si Pangulong Duterte. Ang nasabi kasi nung sinamahan ko si yung asawa ko na nanumpa bilang isang action demokratiko ay hindi naman ako kasama nanumpa doon. So, yun lang. Sana bigyan lang ng karapatan ang bawat isa na mamili ng kanilang ano ng kanilang kaalyado. So ako naman ay under pa rin sa PDP laban, Cozy Wing, ano? So, yun na po ang aking masabi sa lahat po ng mga taga-pakinig at taga-subaybay ng programa nito. Okay, may allegations ka, Ali, ano, Congressman Toto, that ini-exploit mo daw ang iyong butihing asawa, napakaganda niya at napakatalino. Gaano po katotoo ito? Hindi naman siguro, pangarap na din niyang, dati pa yan, ang pangarap niya na maging taga-servisyo ng mamamayan ano, dito sa probinsya kung saan siya pinanganak at saan siya lumaki. Mangyari lang na siguro itinadhana na kanyang dalawa ay nag-asawa at nag-isang loob at ito yung panahon na rin na siya ay dapat matupad yung mga pangarap niya para sa mga kababayan niya. Siyempre, yeah. Servisyo pa rin. No? Again, alam po natin, kinakabahan kasi ang karamihan dahil nga po yung unang naging aksidente ng Ampatuan Massacre. Ganun po ba? Kainit pa rin ngayon? Ayaw po natin mangyari yun, pero siyempre, yun po yung laging inihahalin tulad pag nabanggit ang pangalang Mangunda dati. Dapat nga, Mama, no, mapanatili yung kapayapaan dito sa aming lugar. At yun tulad nung sinasabi ko, hindi po dapat marahas ang dalhin ng bawat isang hindi po dapat dalhin ng bawat isang kandidato or leader ang mga steps na hindi ka nais-nais. Ipakita po natin sa mga kababayan po natin na dapat po kami ay tiga-servisyo at kami ay utusan ng bawat isang mamamayan dito sa probinsya po namin. Ayan, Ali. Actually, Kaluli, gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, pati mga mga bangsa Moro Priscor ay hatak na, pinaghahatak na. So yung mga akusasyon ng kabila, yung katunggali ng ating guest ngayon hire ng mga journalist ay... Ang UBGP, ang United Bangsa Moro Justice Party po, ang siyang local party ng regional party ng Moro Islamic Liberation Front at ng mga nakukupong Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao officials. So, ang kanilang official na pinakandidato ay ito si Congressman Mangunda Dato dahil pagkilala sa kanyang walang patil na pagsuporta. Walang kasinungalingan na pagsuporta sa BTA extension. Una, pinapabulaan na ng kabila ang sinasabi na kumaliwa sila nung nasa kaigtingan na umabot na sa Kongreso at sa kaalaman ng Presidente ang panawagan ito. Kuan-kuan ang inilagay, sinabi, ganito, kuan-kuan ang mga paratang na itinapon. Samantala, alam natin siguro kung wala na kung mas lalo. Talagang independent ako. Although, kaibigan ko, ang tatay ng katunggali ng gobernador, ang dinan niya, kaibigan ko rin. Kaibigan ko, ipit ako. Right. Pero wala akong magawa kundi sabihin ang katotohanan na nasa defensive side ang ating panauhin ngayon. Hindi lang siya marunong magtapon ng kagaya ng tinatapon sa kanya na puti. Pero malaman lang, marapat lang congressman na ipaalam mo sa madla kung paano nangyari ito at ikaw ang itinulak ng United Bangsa Moro Justice Party at hindi yung mga incumbent na nakaupo. Yeah, tayo po ang sinuportahan. Go ahead po. Yun na nga, Alan. No? Tayo po yung... Hindi
nag-atubiling i-push yung extension ng farm. Ano, nag-fight po tayo ng House Bill na 8117 at nung magkaroon po ng masusing kumbaga pagsusulong nito ay hanggang na naging penal po na naging 10-121 na batas ano sa ilalim ng mababang kapulungan ng Kongreso at nung nagbotohan na po ito ay nanaig ang yes nabotohan po ito ng 187 ng kongresista po natin sa buong kapuluhan ano upang ma-extend po yung Bangsamoro Transition Authority. So nung magkaroon po ng PICAM ito ay kinatigan ng Senado at inadapt na ang ating pong isinulong na batas itong 10-121 na maging kasunduan na ito po ay ipagpatuloy ng 3 taon na walang eleksyon ang Bangsamoro Transition Authority. So sa ngayon, ratified na po sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan at inaantay na lang po natin na mapirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte para po maging batas po itong pagpapalawig ng termino ng farm dito sa Southern Philippines. At yun po, masaya po tayo dahil pinili po tayo, napili po tayo ng pamunuan ng UBJP. Ito po yung lokal na partido ng MILS na pinangungunahan ni Alhaj Murad at ng kanyang executive secretary na si MILS chief ano na si Sammy Gambas na kunin po tayo bilang isang United Bangsamoro Justice Party na standard bearer dito sa province ng Maguindanao dahil tayo po ay hindi po wala pong pasubaling ipinaglaban po natin ang pagsusulong nitong extension ng bar na to kaya po napili po tayo. So, yun pong pagpili sa inyo, Congressman, ano po yung mga babakante? Meron na po bang ipapalit din sa second district? Meron yung aking kapatid na dati pong congressman na si Dodong Mangudadato. Yung pong dating tumakbong Senator Anders sa kay Pangulong Duterte. Ayun. So talagang akali. hindi madaling ano, makalimutan dahil pare-parehong ang pinido ay may name recall na. Ano, ano kaya po ang ano po yung again, sinasabi po Congressman, ano, kailangan natin ng peace. Ano po yung ginagawa nyo to reach out para maintindihan po ng mga electorate na dapat ito nga, sabi niyo nga, isang araw lang itong botohan and we'll go back back down to work. Eh, pero hindi po ganun yung mindset eh. Parang laging merong nakakibat na pahamak. Yun lang ang lagi natin panawagan. Hindi ho tayo dapat mapagod manawagan sa itong pagdaos ng eleksyon. Itong before, during, and after. Dapat walang mga marahas na isusulong ang magkabila. Ano? Hindi ho dapat ilagay ang mga kumbaga ang mga batas at mga alituntunin sa ating mga kamay kundi isa-isip lagi na magkakamag-anak ito at hindi dapat mag-away-away. Mm-hmm. So yeah. Solid, Kaali, go ahead. Yeah. Kaluli, alam din yan, saksi rin ng ating panauhin si Congressman Mangudadato na pati ang UBGP ay inakusahan na nilaglag daw nila si Prince Pangulo. Kaya I had an exclusive interview with the Chief Minister Ahud Balawang Ibrahim. Sinabi niya hindi po totoo ito. So napilitan tuloy ang matanda na basahin ang kanyang official position. Sabi niya wala pong mangyayaring barm kung wala ang Pangulong dito, Duterte. At patuloy po ang aming ugnayan, malakas na malakas ang aming ugnayan, sumusuporta pa kami sa kanyang administrasyon kung sakali na magpatuloy ang kanyang anak, si Mayor Sara Duterte Carpio, ay susugan namin kung sino po ang mali ika niya na kahalili niya ba bilang Pangulo
administration ay susuporta ng UBGP. Bunga yan, kaya nga napilitan tuloy ang UBGP na magsalitang ganun. Naturamente na talagang nagkakautang na loob ang UBGP. Lahat ng pinagkakautangan nila ng loob ay sinamantala ito ng mga political critics na ligawin ng presidente. Kaya nagsalita sila. Dito sa barn, still the president is the person to be supported o kaya kanyang kandidato. In the meantime, let us ask our panauhin. Kasi siya lang ang kauna-unahang governor during his time na 9 years yan, no? 3 terms na governor. Kauna-unahang governor sa Bangsamoro Autonomous Region na may 9-point agenda. Ano yan? Ang naging tradisyon na, tradisyon kasi ng mga politiko rito, kung anong maisip yun ang ginagawa. Unlike ito, I know this because I have observed this for 9 years. May tinatahak siya, education, health, infrastructure. Ano po bang plano mo, congressman? Kasi alam namin na parang nakikinita-kinita natin ang sikat ng araw na muli po kayong magbabalik sa inyong pwesto na dati mong hinawakan for 9 years. Ano po mga doon sa 9 points? Alin sa palagay mo doon ang kauna-unahang bibigyan mo ng impetus o kaya tulak pag-upo na pag-upo mo? Alam mo, Alan, no, doon sa 8-point development agenda po natin, mahalaga yun lahat. Pero marapat lang na kailangan, number 1, number 2, number 3, hanggang number 8. Ano. Ito yung ating tinatahak at tatalakayin ngayong araw nito. Siyempre, pangunahin dyan yung edukasyon. Ano. Edukasyon ng ating mga kabataan na kung saan ay sa panahon po natin sa 9 years, ano, meron tayo more than 10,000 na naging scholar at nakagraduate po to, no, sa kolehiyo. At may mga doktor na rin po tayo, may mga abogasya na rin, ano, sa panahon po natin. Marapat lang na ituloy-tuloy ito natin. At, so, at ito pong medical support natin sa mga kababayan po natin sa buong probinsya na Maguindanao. Dati may hanggang ngayon nandiyan pa rin yung mobile hospital natin, mobile pharmacy po natin at libreng paggamot doon sa mga kababayan po natin. Ang hospital po ang lumalapit sa mga kababayan po natin dito sa probinsya ng Maguindanao. Hindi po hospital ang lalapitan, kundi ang hospital po ang lumalapit sa ating mga kababayan. At libre po lahat ng mga gamot. Kaya po nakatapos tayo ng 9 years na termino dito sa probinsya ng Maguindanao. Hindi ho sa pagmamalaki, ano. At marami na pong naging governor sa probinsya ng Maguindanao. Hindi ho nakatapos ng termino nila dahil wala po silang parang librong batayan. Ano. Ito pong atin ay may ginawa po tayo kumbaga Biblia na dapat yun lang po basahin natin. Yun lang po ating dadaanan upang hindi toho tayo malihis sa daan na hindi tuwid. Ano. Kailangan po doon lang tayo talaga. Pag agrikultura, lahat po ng mga kababayan po natin, mga farmers, ay lagi po natin binibisita at naalam po ano po yung mga pangangailangan po nila at ina-address po natin lagi yon. Ang infrastruktura po natin, halos lahat po ng daan ng probinsya ng Maguindanao, wala na po tayong halos makita na hindi na simento nung panahon po natin. At yung mga rito settlement, ano, clan wars, family feuds, ano, ay halos 90% or 93% na settle na po natin dito yung mga hidwaan. At isa lamang po yan sa mga programa po natin doon sa 8-point development agenda po natin, Alan, no, at Lonnie, ano, na dapat ipagpatuloy po natin kung sakali mahalal tayo muli ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Maguindanao. Okay, napakahalaga po yung minention nyo, Congressman, sa edukasyon. Ano, what about this House Bill or Republic Act RA-11466? Oo, para sa increasing ng minimum salary, Kaali. Grade level of teachers from salary grade 11 to 19. Kasi napaka-importante po ang ating mga guro. Alam mo, Loli, ano, at Al, yan po ang isang bigyan ng pansin, ano, itong mga guro po natin na dapat po mataasan, ano, at mabigyan pansin. Dahil ito po mga guro po natin siya. Sila po yung mga buhay na mga heroes po natin, mga kailangan na, alam nyo, Loli, ano, kung wala yung mga parents, minsan tinatapon sa kanila yung foundation, yung basic foundation ng bahay sa mga guro po natin.
sila po yung mga second parents, second parents. So, second parents ng bawat isa sa atin. Hindi po natin na may tago yan, Loli, na tayo po ay minsan nag-estudyante. At makita naman natin kung paano tayo turuan at paano tayo ituwid ng ating mga guro. Ano. So, dapat na suportahan itong batas na to upang sa ganun ay mabigyan naman ng karagdagang kahod yung mga guro po natin. At sila po yung talagang nagsusumikap na upang maging, upang matuto itong mga anak po natin at mga kabataan dito sa Pilipinas. Dagdagan ko lang, Kaali, bago mo itanong yun sa'yo, no? An act instituting a 35-hour working week scheme as an alternative work arrangement for employees in the private sector. Ano po na ang nangyari dyan, Congressman? Pwede pa rin. Hello? Nasaano pa din yan, Loli? Yeah, go ahead. Sana ma-approve po ito, Loli, sa madaling panahon. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-recess kami ay tuloy-tuloy na yon. Ito lang, pinagbigyan lang itong lahat ng mga kongresista na maghain na kanilang mga kandidatura at kami naman ay babalik din sa aming obligasyon na nagagawa ng batas trabaho dito sa Kongreso. Alright. Kaali, go. Okay. Alam ng madla kong dito sa local na magkaibigan kayong matalik ni Secretary Manny Piñol. Eh alam mo itong mga kaugnayan mo ngayon, si Loli at ako, ay best friend na si Manny Piñol. Tatakbo siya bilang senador. Ano mo, tinatanong ng mga followers namin ni Kaluli, ano daw ang maaasahan ni Manny Piñol sa ganang poder sa area mo at saka sa naabot ng kampanya mo, mga tagasunod mo? Makakasubot ako ba dito kayo? Hindi pa naman panahon ng pangangampanya dahil pati nga yung paghain ng kandidatura ay hindi pa tapos. Pero magkaibigan kami ni Manny Piñol, ni Secretary Manny Piñol. At kung saan may tutuloy bilang isang senador ng ating republika dito sa Pilipinas, talagang all out support ako sa kanya. Alam mo, Al, ano, at Loli, ano, minsan tumakbo na rin yung aking kapatid na si Dodong, Mangudadato. Sinabihan niya ako, sabi niya, ano, kuya, babalik ba ako bilang isang gobernador? Sabi ko, wag na, mag-concentrate ka sa province dito sa distrito mo at ikay babalik. Palitan mo ako dito. At yung suporta namin ay kung ano man yung kaya namin gawin at kaya namin ibigay kay Secretary Manny Piñol dahil kababayan po namin yan, ibibigay po namin sa kanya. Kung sino man ang makumbinsin namin upang bumoto sa kanya, ay pabubotohin namin bilang senador ng ating republika. In other words, na niniwala po kayo sa kanyang mga isinusulong kasi nabanggit niyo po yung agrikultura. Doon siya tututok, bibigyan niya ng todo pansin ang agrikultura. Yes, oo naman, magaling naman na tao si Manny Piñol, ano, dating sekretary ng Department of Agriculture. To. At nakita naman natin kung ano kakayahan ni Secretary Manny Piñol. Ngayon, nasa Minda siya, Mindanao Development Authority. At talagang, walang kapaguran itong tao na to, umiikot kung saan-saan at nagbibigay ng mga kung anong aral, ano, na dapat, anong paaral para dun sa mga kababayan natin at ma-develop ang kanilang mga komunidad, ano. Alam nyo, si Manny Piñol ang mahalal na isang senador po natin dito sa Republika ng Pilipinas, talagang malaking maitulong niya sa atin, lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura. Mm-hmm. Okay. Alam po natin ang drugs ang isa sa mga prime na pinangako ng ating Pangulong Duterte. Kamusta naman po? Ano po yung inyong how do you strengthen drug prevention and control diyan sa ating area ng Mindanao? Dapat lang, Loli, na talagang tuloy-tuloy yung batak na gagawin ng bawat barangay, ano, itong barangay ito. Barangay anti-drug campaign, ano, or MADAC, doon sa mga mayors na sa mga NGOs natin. Dahil alam naman natin na talamak talaga itong hindi lang po dito sa amin, kundi buong Pilipinas to. At sabihin man natin na wala nang
wala nang laboratory dito sa Pilipinas, ay kung saan saan lang hinuhulog ng mga banyaga ito, mga drugs ito sa mga ano natin, sa karagatan po natin, ano. So tama ho yung assessment ng mga enforcement agencies natin at ng Pangulo na dyan nila hinuhulog at dapat sama-sama tayo na supuin ito. Tulungan natin ang mahal na Pangulo para hindi mabiktima yung ating mga anak at mga apo, pati na rin po yung mga kababayan po natin. Okay. Merong pending, ano, Kaali, ewan pala kung tama ito o accurate. Yung pong an act establishing a mandatory pre-marriage orientation and or counseling program for Filipino Muslims, including indigenous peoples, providing for its policy, guidelines, funding, and amendment. Ano na po, ang nangyari dyan, AB 1083? Ay, nakaano pa din yan. Batas naman yan. Pending pa rin. PD 1083 na yan. Okay. Pero yung kailangan magkaroon ng... marriage counseling, ano, itong mga kabataan, dahil alam naman po natin ang kanilang papasukin ay ano, hindi ganun ka. Hindi ganun ka. Hindi mo iluluwa pagka mainit. O yun na nga, eh. Alam mo naman, ano, kailangan talaga, dadaan muna sila sa counseling kung maari, dahil ang sinabi po dyan sa PD 1083 na yan, age of, ano, puberty age, ano, na pwede nang pagkasawahin. Pero para sa, puberty age, ano. Pero para sa akin, dapat nasa tamang edad at kailangan tumaan sa seminar at aralin mismo kung ano yung pwedeng gawin pagka sila ay nagbuong puso na. Dahil hindi ho basta-basta, no, lolik, pagtataguyod ng isang pamilya, oo. Kung kailangan pa nga ay may post ano post marriage counseling post, pa eh. Ano pa kung, marriage counseling pagkatapos po pagkatapos yan po ba eh dinaanan ngayon ang daming nakakaano daming nakakalula right. Yan, at hindi po ba matutukan matugunan yung kanilang pangangailangan bilang isang buong pamilya. Ayan. May nagtatanong pero he refuses to be named, Kaali. Sabi niya, dinaanan daw ba ni Congressman yung post-counseling? Itong pagkatapos siya. Lagi. Na pangasawa siya. Ayan. In a lighter mode. We have one minute. Go ahead, Kaali. Shoot the last question. Ayan. Kamusta po? Kamusta po kayo, Ma'am Shakira? Go ahead with the last question. We have 1 minute. Sabi ko. Ayan na. Give us like, ano, opo, give us your 60-second, ano pa po ang message of hope nyo para sa ating mga kababayan sa Mindanao? Go ahead. Yun lang, sa ating mga kababayan, ano, sa pagdating ng campaign at pagdating ng halalan, dapat mapanatili po na mapayapa ang lahat ng ating mga bayan-bayan. Ano. Huwag po magpadala sa pera, huwag po magpadala sa command votes ang sinasabi, huwag po sana mangyaring... mangyari ang nangyari noong 2010 na eleksyon ito sa probinsya ng Maguindanao. Sana po, sama-sama po ang mga kapulisan po natin, kasundaluhan na magkapit-bisig upang isulong ang mapayapang halalan itong May 9, 2022. Dahil alam mo naman po natin, ang tanging siguridad lamang po ang kailangan ng ating mga kababayan upang mapanatili ang ating peace na sinasabi at hinahanap ng bawat isa po sa atin. Maraming salamat po, inshallah, at mabuhay po kayo, Congressman at Ma'am Shakira, at hindi po ito ang huli. Thank you so much. Sukran, Kaali. Maraming salamat po, Sukran, Ali. All right, we have to take a short break, Kaali, when we come back. Siyempre, hopefully, makausap naman natin si former secretary or chairperson ng Minda at malaman natin sa kanya ano nga ba ang nangyayari, ano, kung siya ay nakapag-file na. But, we have to take a short break. The Philippine Standard Time is 3:31 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882. Alright, and back to muli ang ating programang Sulong na Mindanao dito sa ating segmento, syempre po sa Sulong na Bayan. At syempre, kasama pa rin po natin ang pagpipitagang Honno, no less than the editor of Philippine Muslim Today at kaisa-isang Pangulo, pauna-unang Pangulo ng BARM, Pangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, Press Corps. Assalamualaikum muli, Ali Kaali Makabalang. Alaykum salam, Kaloli. Siguro tumanggap ka rin ang mensahe galing sa ating kaibigang Sekretary Manipinyol na hindi siya available, nag-check siya na parang nakatali at assess. If I'm not mistaken, they are still enrolled to Manila kasi nag-bailan sila from Mindanao.
Okay. At saka may mga requirements yata before filing yung COC kung yun ay kanyang intention, baka magpapacheck up or something. But move on tayo. Ano po ba ang update dyan sa atin na sa Bangsamoro Autonomous Region? Ma'am. Actually, dapat ito malinawan sa ano kasi marami hindi nakakaintindi kung bakit makikisawsaw ang UBGP, ang Bangsamoro Autonomous Government, sa lokal na halalan. Hindi po ba dapat? Kahit na mga journalist naliligaw nito, ika nila, ang akala natin ganito, pag napatayo na yan, okay na. Ang mali po ang concept ng ganung magiging tahimik ka, kasi remember, ang MILF na siyang daging dahilan ng pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Government dahil sa kanilang pinirmahang dalawang major agreement, yung framework of agreement on Bangsamoro to 2013, yung comprehensive agreement on Bangsamoro or CAB sa 2014. So itong dalawang agreement na ito ay legally translated po sa BOL o kaya Republic Bangsamoro Organic Law na otherwise known as Republic Act 11054. Nakalaasad doon na pagkakatatag nito ay magbubuo sila ng parliamentary style government. So ang hindi pa nila nabubuo yan. Hindi pa nila nabubuo yan. So dalawang track, yung decommissioning at saka yung building of the bureaucracy. Now in the meantime, sa aking panayam kay Director General ng UBGP at the same time Senior Minister Makakuha, sinabi niya na tatlong stage ang tinatahak ng Moro Islamic Liberation Front. Una, arms struggle, ibig sabihin yung pagkikipaglaban nila ng self-determination campaign na humantong sa bakbakan, na yung patayan, kumbaga sa ano, the forces, gera ng government forces. So nung nagkaroon ng kasunduan, nagkaroon ng political struggle. Ibig sabihin, mag-negotiate nila, ilalagay nila sa batas ang mga mithiin nila. Nung matapos ito, dahil napirmahan ng BOL, electoral process naman, paano mabubuo ita nila ang isang Bangsamoro Autonomous Government na parliamentary style kung hindi na organisa sa region pababa hanggang barangay. Kasi level. Wala ring silbi kung halimbawa ang namumuno sa isang region ay tumututol naman yung sa baba. Diba? Nice. So, walang mangyayari kung anong isusulong na proyekto kung walang kooperasyon sa local mapupunta rin sa kawalan. Wala. Ginawa nilang ehemplo ang nangyari kay Misuari. Nung tumakbo si Misuari bilang governor, ang kanyang partido ay Lakas NUCD, meaning National Party. So, nung manalo siya, at yun na, nagkalabuan sila ng gobyerno kasi ang reklamo niya, hindi na na-implementa yung mga provision ng 1997 peace agreement ng MNLF at saka gobyerno. Tumiwalag siya. Kaya tinabla siya ng kaso, nalaglag siya. Unlike ika nila sa kasalukuyan, kailangan namin buuin yung United Bangsamoro Justice Party para meron kami sariling politiko na magagamit namin sa electoral process. Ibig sabihin, maglalagay sila ng mga kandidato sa regional, provincial, municipal at pati barangay. So that para mabuo ito, ako namin naniniwala sa kanilang mitiin. Kasi paano ka magkakaroon ng pagbabago ng electoral system kung wala kang control, walang kooperasyon sa baba. So tinitiyak nila na lahat ang kung pwede lang lahat ang mananalo ay sumususog sa mithiing self-governing
autonomous region. So, come 2025, granting na pinirmahan na ni President Duterte yung extension, mag-focus na ang attention nila for 3 years from upon effectivity sa lahat ng mga ini-implementa nila. At gaya ng mga past episode natin, nakaraang episode, sinabi ko na kung ano man ang hindi nagawa nung autonomiya panahon pa ni Marcos, ay ginagawa ngayon. Hamakin mo ba namang bawat barangay, there are 2,590 barangays sa autonomous region. Isa-isahin mo yan, mga konkreto, kasi mga kalsada ngayon, yung farm to market road, mga ano lang, buhusan mo lang ng konting semento, graba, okay lang kung talagang buhusan ng graba. Okay lang kung talagang buhusan ng graba. Ang problema, bubuhos lang sila ng isang dipa, tapos kukunan ng litrato, ayan, nabuhusan. Ngayon, pag-inspect na nga, no, ng isang auditor, wala nang grama. So, hindi ano ng tubig, malakas ang ulan eh. So, ibig sabihin, sabulan. Substandard. Opo, alam niyo natin. Ang ginagawa ng konkreto. Imposible sabi nila na maanod pa ang konkretong kalsada. So, binabahagi na ngayon ang mga barangay ng tig-isang kilometro pang samantala na konkreto. Binibigyan sila ng mga municipal hall na permanente maging saan ka mang lupa sa barangay na yon, kananggaling, doon ka mag-opisina at ito ay uniform sa lahat ng barangay. Ayun, lahat. Paglalagay rin sila ng mga municipal hall na uniform din, tag 3.8 million ang halaga, tag 300 na, napakaganda. Malapit na, malapit na matapos actually, yung mga iinagurahan nila yung unang in-implement. There are more than 10 ang malapit na matapos. So, there are 117 municipalities. So, iisa-isahin nila yan. Isa-isahin. Matapos noon, hindi na nga mahulugan na kapag mayroon kang mabuting municipal hall, maganda na ang pamamahala. Hindi. Ititrain po sila katuwang nito ng bang government seminar ang mga foreign institutions, gagaya ng European Union, Japanese International, ang United States International International Agency for Development, marami pa, pati Australian Government, so nukuporta. Kasi sabi nila na pag-iwanan, pag-usbong development itong area of autonomy. So marapat lang na makaagot sila kasi ang isang dahilan ng rebellion, yung pag-aaklas, ay ang papakiramdam ng madla na hindi sila nabibigyan ng attention ng gobyerno. So yan po ang dapat na maintindihan ng madla na hindi sa pakikisaw-saw sa local dahil talagang kinakailangan yan. Mandatory na gawin yan ng UBGP na makisaw-saw. After all, by 2025, sila na naman na mag-i-eleksyon. Hindi naman siguro po kasi alam mo, ang transition period actually, ang pinakamaikli na transition period na nangyari sa isang international, classified international peace agreement itong sa pagitan ng Imaylet at saka ng Imaylet. Pero tatlong taon lang ang transition. Sa ibang bansa, yung halimbawa, yung autonomy sa Spain, inabot ng 21 years. Dekada. 21 years ang transition. Kasi bago sa pandinig ng mga buong Espanya, kung ano ang autonomy niya. Yung kasi nag-aaklas din kasi yung mga Muslim residents doon sa Espanya. So kasalukuyan, isang munisipyo sa kanila, parang isang probinsya, ay may autonomiya. So gusto nila mangyari. Ang hinahangaan ngayon sa Spain, yung autonomiya na yun dahil maunlad na sila. So dito sa Pilipinas, gusto nilang dalahin, na kung pag-uusapan lahat ng negatives makikita mo sa Bangsamoro.
So this time, meeting ng MILF, pati MNLF kasi nagkaisa na sila ngayon, na opo, hindi na sila lilingunin sa likod kung pag-uusapan na ang pag-usbong. Meaning, mararamdaman na nila na talagang they belong to the Philippines. Kasi mangyari lang, matagal na itong nararamdaman ng tao na kulang ang atensyon. Hanggang ngayon, actually, nakukulang pa. Makita mo yan, ito ay salawi kain pero totoong nangyayari. Ano po yan? Kung ikaw ay nagbibiyahe, halimbawa, galing ka ng Davao, nadaanan mo ito. Apo, saan? Galing kayo ng Davao, kung saan ang Rapport, may butas-butas na kongrito, parte yan ng autonomous region. Ayun. Kasi papunta ng Panimbang, alam ko, dinaanan mo ngayon yung parte. Dinaanan namin? Oo. Ang ganda mo, butas-butas yun. Pero mo, hindi nagkakamali at madla na kasalanan ng bansa Moro Autonomous Government yun. Nagkakamalituan, bumakala ng DPWH dahil nabunang bang sila nang mamamahala sa mga national highways, national national tulay, no? Mga bridges. Mali. Hindi nila ginibot. Walang pera. So, nagkaroon sila nakasunduan last September 25, if I'm not mistaken, nagkaroon sila na yung hayagan na ito. Responsibilidad namin ang lahat ang pag-maintain ng kalsada, national road, mga national bridges sa loob ng autonomous region. So, maniwala ka ba na ang kauna-unahang kalsada sa buong Mindanao ay nasa amin nag-umpisa? Nandiyan ang kilometer 00. Yes. Yan sa Marawi. Sa Marawi. Doon sa may kamkit, yun ang pamamahagi na 6,667. Kilometer 00. Pero kung pag-uusapan kung ano ang kabutihan ng kalsada, Diyos ko dahil. Ang tawag ko dyan, di, Hell Highway. Hell Highway. Malapirong highway. Oh my gosh, nakakatakot. Sira-sira. Dati-rate kaluli, nakakatakot yan. Dahil sa Bisan Order, baka maambus ka, ma-hold up ka. Ngayon na hindi, wala na. Masisira-kotche. Ang matatama. Okay, hindi ka na gano'n ng gobyerno. Ang problema na, hindi ka na, ka, mahulog ka sa mangin. Exactly. Kami, na-flat kami. Paong galing dyan, galing ako dyan last week, Davao, papuntang Palimbang. Basta na-flat kami kasi sa rough roads nga, ang daming mga butas-butas ng kalye. So, paano ba? May magandang lugar, pero bandang dulo pa eh. Pag ganun kami. Hanggang inabot na kami ng halos gabing-gabi na kasi nga, na-flat, kailangan i-ayos yung tire namin. Pangit yung kalsada. So, neglected ba? Ibig sabihin, kaali, pagka ganun, hindi sila napansin o ang public works o may confusion. Hindi alam kung anong role ni ganito. Actually, yeah. Confusion yan. Kahit paanong panahon ng arm. Magtataka ka, yung pinagdaanan mo, kung may nakita karoon na 4 lanes, 6 lanes, okay, hindi kasama ng barm yan. Kung may makita mo, dalawang lane lang, gutay-gutay pa, kalsada, barm yan. So, dyan yung makita ang discrepancy, ang napag-iiwanan nito, dahil nga, nararamdaman ng tao na kulang pa rin ang pansin. So, marapat lang na bigyan na talagang tulutulong suporta itong barm na ito. Kasi ang nasa ilalim ng pamamahala, meron silang Ministry of Public Works, walang highways. Bakit po? Yes, lahat ng highways sa kopya ng National. Okay. Para maklaro, napirmahan sila na memorandum of agreement na lahat nito ay gagawin nila. Ang mahirap, saka pa ito mapupunduan sa 2022. Naku, ang tagal pa. 2021, wala. Wala pa pala. Ano, nakakaiyak na. Isasalam ko,
It's coming. It's coming Saturday. I'm Assistant Secretary. Yeah, Isasalang ko nga sila undersecretary ng DPWH kasi siya dati ang hiniram siya ng panahon ni Mujiba Tama sa ARM bilang secretary ng DPWH. Ngayon, malamang na pag-retire, pag-file ng certificate of candidacy ni Villar, malamang siya ang acting secretary. Ah, wow. Ito si Tarakong kapatid yan, si Emil Sadain. Ngayon, so... Kaso 2022. Sabi mo 2022 pa eh. Paano? Ah, so... Yun ang pinag-uusapan dito na magpalo yung bagasta ano humanitarian voluntary on the part of ARM na habang ano yun yung medyo tapal-tapalan yung mga butas-butas na alam mo hindi kayo napadaan yung Marawit Cotabato Road ay mas makakas pa kayo sa mga damo talagang walang maintenance. So dahil nga yung tinupok-pok natin yung ulo ng mga tao, hoy, gising kayo dyan, ano doon? Mayroong mga portion na may clearing. Paglagpas naman sa kabilang taon, walang clearing. So patuloy ang pupok natin. Kaya ako'y laging humihingi ng paumanhin sa madla. Ako minsan magiging maragsa ang aking pananalita dahil ako kawawa naman yung mga taon. Ilan ang nagkakabanggaan kasi sa kung halimbawa hindi nakikita yung magkakasalubong nagkakabanggaan. So we have to avoid that. To avoid that, dapat putulin na para magkakitaan yung magkukurba ka. Di ba? Lilito ka, makita ka. Opo, hindi ba pwedeng ganito may election? Eh, yung ating lokal na ehekutibo, kung anong area yan na ang pangit tandaan, di ba sila pwedeng mag-allocate? Kasi may mga budget allocation naman, kahit pa paano. Alam mo, Kaloli. Para sa kanila din yan, motorist. Oh, alam mo, Kaloli, pasintabi lang. Dapat matamaan ng kidlat yung mga lokal na yan. Mayroon naman sila pumapundukan yung mga... Ayun na nga. Paano sila iboboto? Gusto ba nilang iboto at makaluklok pa? Alam mo, itong panahon ngayon, sa Facebook Facebook page ko, medyo daanan mo lang, makita mo yung mga bagasano sa ating ba religious sector kasi nag-put up sila ng state nila sa bawat probinsya na sila pagbabago. Yung hindi na kailangan umasa pa sa national government kung mayroon kang magagawa. Mayroon kang magagawa eh. Opo. Kung mayroon kang magagawa, kahit na pwede mo naman gawin, nagastusan mo, i-paripan mo sa national government. Reimburse. Opo, basta may resibo, may kompletong documentation, may picture ka pa, eh bakit hindi ma-reimburse? So paano sila ibaboto pa, Ali, ng mga electorate, ng mga sinasakupan nila, kung ganyan, hindi naman pala yung servisyon yung totoo, eh hindi nila may pagkaloob. Hindi ka makadaan, kailangan masira pa yung kotse mo. O di, abalang malaki. Hindi yung servisyo eh. Dapat yun ang kanilang unahin. Po ba? Dapat kanina pala napanawagan natin kay Congressman Munda dati. Ayusin niya yung kali-kali dyan nang madami makabote at makarating sa election precinct. Nakalimutan natin sabihin. Okay, we have 60 seconds there. Napakabilis ng oras. Alam mo, bibitin na natin sila dahil madami pa tayong pag-usapan sa next episode. Say us and give us your message of hope. Yeah. Hindi magwakas-wakas ang akin pasasalamat po sa sa management, hindi lang DWIC mga sangay nito at ang management na talagang kakaiba na ngayon ang sitwasyon dahil nabibigyan na ng buses. Alam ko may mga corresponding sa mga other stations, mga newspaper, televisions, pero hanggang doon lang yung kanilang ito, kapirasong papel o kaya kapirasong ilang seconder, samantala sa ating isang oras ang binigay ng DWIC. Isa po itong napakalaking pabor na binigay ng management. Kaya tatanoyin po natin itong utang na loob. Balang araw po susuklian din ito ng mga kinaukulan. Alam ko na susuklian nila ito. Medyo magulo lang ang kanilang isipan dahil nga sa... Yeah, ngayon, election. Okay. No problem.
So, gayon pa man, muli ako po nagpapasalamat ang aking panalangin parati na laging mag-ingat dahil nasa kumakalat ng COVID na to, at ang kapayapaan, mabuting kalusugan, pangangatawan, pag-iisip ito ang ating nama. Salamu alaikum. Salamat alaikum, inshallah. Salamat po, Engineer Jerry. Siyempre, kanina si Amaika at si Jam. God bless everyone. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.